Hello guys, welcome sa aking channel. Meron po ako dito ang Koji Xerox Doctoprint M455DF. Share ko lang po yung idea ko paano po rinisan yung waist po ng drum kit po nito. Kapag po yung Xerox po ninyo ay masyado nang madumi lagi yung tulad po nito, yung paper tray po niya lagi na siyang madumi. So kapag naglagay ka po dyan ng band paper, tapos syempre mapupunta po sa band paper yung dumi po niya. So ang cost po niyan dun po yan sa drum kit. Yung drum kit niya po, yung waste, yung pinaka-waste tank po niya, posibleng punong-puno na po siya, kaya nagtatapo na siya. Tapos halimbawa dito rin sa loob ng lagay ng drum kit po ng printer ay sobrang dumi na rin, ang dami na rin palaging natatapo na powder sand oil. So i-share ko lang po sa inyo kung paano po yan paano po ako nagbibigay ng drum kit tsaka yung waste tank po niya, kung paano po siya aalisin yung mga powder sa loob. Ito kasi malinis naman na to. Nalinisan ko na ako ito eh. Meron akong sample dito ng papunin. Same lang din. Tuturo ko kung paano po. Share ko po kung paano po ito lilinisan. Para matanggal yung mga nagtatapon na ayan, so ang una po natin natanggalin ito. Ito niya yung sa may dito nito. Ito sa gilid, meron siyang tornillo. Ito naka-attach lang ito. Mga lock lang dito. Itong part na to kasi wala na lagi. Tapos sa kabilang side naman, ayan yung itong sa may receiver niya, ito yung may chips nito, matatanggal lang din ito, nakatas lang ito ganun, tanggalin lang din nyo ito. Tapos ito pong spring, matanggalin itong spring. Ito lang yung nag-attach ko yung okay. Ang next naman, tanggalin natin ito. So ito, itatabi muna natin ito. Itong OPC drum niya. Okay, inilikod lang po ito yung pinakalak niya.
yung sa kabilang. Iniikot lang din po ito. Yung pinaka-office yung drum po niya. Minsan po pinapalitan dito pagkasalanan. Pinaka-waste tank po nito kapag umikot kasi itong OPC drum, yung mga natitirang yung powder sa OPC drum napupunta po dito sa loob nito. Yan. So sa katagalan, naiipon po yan dyan, pupunta siya dyan. Tapos kapag sobrang dami na, lumalabas na siya dito. Kapag sobrang dami, napupunta siya dun sa ilalim ng printer. Tapos nilalaglag din dun sa mga lagayan ng sa may paper tray. Kaya sobrang dumi na ng mga papel. So para pwede naman to, kung kahit hindi niyo natanggalin tong pwede niyo natanggalin yung mga laman sa loob. Ayan, kapag sobrang dami ang laman sa loob, pwede niyo pa po yan siya itago o kaya naman gamitin ulit. Lalagay nyo ulit sa sa kanto. Pero kung kunti lang naman ha, kahit itapon nyo na po, palitan nyo na ho ng bago. Ayan, medyo malakas na ng hangin dito kaya may tatapunan ko sa masamay sa akin. So yan lang guys, pinapakita ko lang kung sinishare ko lang kung paano tanggalin itong laman sa waste. Pero pwede nyo naman itong tanggalin. Tapos ito, para totally malinisan nyo yung pinakalus. Kasi pagka nilagamit ko yung pwede nyo siya i-lower para matanggal totally yung mga sa loob. Pero kung sobrang dami pa, ilagay nyo muna dito sa ano. Pwede nyo ganit siya.
itsura nyo na lang po pagbago ko tinatanggal nyo para alam nyo kung paano siya ibalik sa ang pwesto. Ito po may mga ito may mga pattern naman po ito kung saan mo ba nagsunod ito yung magkakasunod na tatlo tapos yung sa kabila medyo yung malayo ang kap. Sunod din sa kabila yung part na to dito sa kasi kung siya dyan. Ito po yung kastan po nito, dito po yun sa may yung sa likod dito, sa ilalim. Diyan po ipapasok po yung dulo ng spoon. Ito naman yung pinakalak lang ito. Dagdag ko lang pala guys, kapag naglinis na kayo ng waste tank ng ano, sa drum kit nyo. Tapos, di ba, meron pang mga dumi dito. Linisan nyo na rin po yan. Maganda, mas maganda i-blower nyo para matanggal yung mga dumi-dumi sa mga gilid-gilid. So, ngayon, di pa ako makapag-blower dito kasi yung magkakalat yung ano, yung powder.
So pinakita ko lang yung sample dyan. Pati yung dito sa lalim, saka dito, tanggalin nyo na rin po yung mga, tanggalin nyo na rin yung mga ano. Bago nyo po ibalik yung malinis na kung nalinisan nyo na yung ano po nyo. And so guys, yan lang.